Magandang araw sa mga kapuso, no? Ito yung seedling na gusto ko ipakita sa inyo ngayon ng dragon, no? Dragon fruit. Seedling, not actually seed. This is from a stem or from a branch. Puno na siya kasing matuturing, pero it's actually a stem or a leaf. Kombinasyon ng tatlo, no? Ganyan ang, kasi cactus siya, no? So, nanggaling ito sa mahaba at pinutol ko into 4 or into 5. So, mabilis siyang magugat pagka ganito at mag, in 2 weeks to 1 month, magsusuhi na yan, no? After 2 months, 3 months, saka lang sila ililipat sa final destination niya. So, I will show you later kung ano naman yung after 2 months or 3 months, ano ang itsura na niya, no? At magta-transfer nga, pupunta nga lang ako, magbibideo nga lang ako doon sa kabilang lote para maipakita ko sa inyo. For the time being, ito yung umpisa. And to introduce to you yung dragon fruit na pinopropagate ko naman. Ito yung second part. It, ganito ako nag-umpisa, nag-set up kami ng balag ni Papa. Knowing that pag lumaki itong dragon fruit na tinusok namin sa lupa, magsusuwi siya dyan. Ano? Pero upon learning it from other YouTuber, hindi pala kakayanin itong mabubulok na kawayan na to. Itong bigat ng dragon fruit, no? Ayan, no? Actually, nagugat na siya, no? So, isa-isa ko itong tinatanggal ngayon at isinisidling ko. At papakita ko sa inyo kung after ng seedling, ano naman na yung third part na ginagawa namin. Okay, ito na yung ideal one, ano? We usually see in other YouTuber, vlogger, na or yung mga nagtatanim ng mga ganitong fruit, dragon fruit, gumagawa sila ng poste na semento. Tapos yung apat na sides, nilalagay nila ng dragon fruit. Doon nila pinapalaki, no? Tulad niya, no? Diyan na yung kakapit, tapos hanggang sa lumaki siya, no? And later on, papakita ko sa inyo kung paano naman yung doon sa paglalagay ng yung gulong, no? Gitna yan. So beside that, pwede rin naman yung ganito for the time being, no? Sa kawayan, pero kinakailangan suportahan ito, no? For the time being, ganyan lang yan, no? Ganyan pa lang, no? Pero eventually, lalagyan na namin yan ng matibay na balag para hindi siya matumba, no? Same scenario with this one. Okay? Pero papakita ko sa inyo yung ibang ginawa namin na semento na 2 years, 3 years na yung ano natin doon, yung tubo ng dragon fruit. Ito mga bago na ito, no? Bago na ito. Kinuha lang din namin to doon sa area na yun. I will show you later. Ayan. So ito part ng seedling, no? Part lang ng paugat. Pero this will not be a permanent location on of this dragon fruit. So ito yung this is about 2 or 3 years already. At makikita nyo, ito na yung bulaklak niya. Ayan, no? At bunga na to. Lumabas yung bulaklak dito, natunaw na, tapos ito na yung sige po. At bunga na ito. Sige po. At Elon. Binablog ko. So, ito naman yung iba din. May kita nyo, yung bulaklak kasi na bumigay na. At yan, bunga na yan. No? It will take about 1 to 2 months para mabuo na yung mga bulaklak. Ay, mga bunga niya. No? Kung may kita nyo, this post, yan yung nag-serve na para i-carry niya yan. At kung walang post, nahihirapan. Pero may mga technique na ginagawa. Kagaya nito, itong rock formation na ito, nagamit siya, no? Kasi
imbis na kudas rock lang siya, pero dyan na namin pinakapit yung mga sanga niya. Ayan, nagsushoot up lang yan at dyan na siya nag-split. From originally na. Okay. Yung gulong, ito. It's a good design para dyan kakapit yung mga sanga nitong ano natin, suhi ng mga dragon natin, no? Dragon fruit natin. At of course, kailangan talaga niya ng araw, no? Para lalo siyang magbigay ng magandang. So yan. Okay.